Nakipagsapala rin si Ami sa bansang Amerika dahil sa hirap ng buhay ng kanyang pamilya. Arthur, paano na ba ang buhay natin? Ganito na lang ba tayo? Akala ko ba, bibigyan mo ko ng magandang buhay. Pero bakit ganito? Dumami lang nang dumami yung anak natin. Malungkot na sabi ni Ami. Mahal, pasensya ka na. Sinusubukan ko naman eh. At sinusubukan ko pa ng maraming beses. Kaya lang, elementary lang natapos ko. Kaya wala talagang tumanggap sa akin na trabaho na mataas-as ang sahod. Tanging pagtitinda lamang ng pandesal sa umaga at dinatog sa hapon ang trabaho ko. Sagot naman ni Arturo na noon ay naiiyak na. Alam ko naman yun eh. Kaya lang, hindi ito ang gusto kong buhay para sa mga anak natin, mahal. Kaya sana, payagan mo ko, mangiiwang bansa ako. Pagsasalita pa ni Ami. Ha? Ibang bansa? Malayo yun, mahal. Saka, sino naman ang nagsabi sa iyo niyan? Yung kaibigan ko na nasa Amerika bilang domestic helper, inaya niya ako. Dahil pabalik na siya doon, ayoko naman sana. Kaya lang ang hirap ng buhay natin dito sa probinsya, Arthur. Kung decidido ka na talaga, mahal, wala akong magagawa na. Basta, andito lang kami ng mga anak mo, nakasuporta sa'yo. Salamat, mahal, at naintindihan mo ko. Para sa pamilya natin to. Nagyakapan ng mag-asawa ng mga oras na yun, habang nakatingin sa kanilang mga anak. Hindi naman nagtagal, ay kaagad na nakaalis ng probinsya si Ami at papunta na nga sa Amerika. Mama, mama, mamimiss ka namin. Mag-iingat ka po doon. Saad ng kanyang mga anak habang umiiyak ang mga ito. Oo anak, magpapakabait kayo sa tatay niyo ah. Kailangan lang umalis ni mama. Kaya mag-aaral ng mabuti ah. Umiiyak na rin na sabi ni Ami. Opo mama, sagot ng kanyang mga anak. Mahal, mag-iingat ka. Tumawag ka palagi sa amin kapag may nangyari. Sabi ka kagad ha? Ani Arturo. Oo mahal, huwag kang mag-alala. Sabay yakap ng mahigpit sa kanyang mag-ama. Agad namang dumating ang tricycle na kanyang sasakyan papunta ng Pier pa Maynila. Pagdating sa Maynila, ay may tiket na din sila pa Amerika ng kanyang kaibigan. Wala naman talagang naging gastos sa pag-alis ni Ami dahil sinagot lahat ng employer niya. Ami, di ba janitress ang na-applyan mo dito sa Amerika? Eh kasi, yung agency, ang kailangan nila ay domestic helper dahil may nakuha na sila para sa janitress. Huwag kang mag-alala, mas malaki naman ang sasahurin mo sa magiging PH. Okay lang yon. Mas okay nga sa akin yun para sa bahay lang ako kaysa janitress sa labas pa yung trabaho. Ayun pala naman, mabuti naman. Saka nandito ka na sa Amerika, wala ka na rin pagpipilian. Okay lang, ano ka ba? Oh, eto na tayo sa amo mo. Good morning, ma'am, sir. This is Ami, my friend from the Philippines. Pakilala naman ang kanyang kaibigan sa kanyang magiging amo. Hi, Ami! We are happy to finally meet you here in America, sabi ng employer. Me too, ma'am, sagot ni Ami. Agad namang nagpaalam ang kanyang kaibigan kay Ami dahil pumunta na rin ito sa amo niya. By the way, Ami, your work here is cooking and taking care of my two children because me and my husband are very busy at work. Don't worry, ma'am, I can cook and take care of the children. I also have many children in the Philippines, so don't worry, ma'am. Sagot ni Ami. Agad namang nagkapalagayan ng doob si Ami at ang kanyang amo. Yaya, can you cook breakfast for us? Tanong ng anak ng amo niya. Yes, of course. I will cook pancake with condensed milk on top. Do you like it? Yes, yes. Can we try? Sagot agad ng mga ito. Pagkatapos naman niyang magluto, ay agad na kumain ang dalawang bata na halatang nasarapan sa niluto niya. Paalis na rin noon ang mga amo niya nang makita nila ang kanilang mga anak.
I think you're having a good time enjoying your breakfast. Masayang sabi ng amo niyang babae. Yes, mommy, it's delicious. You can try it. Saad ng dalawang bata. Hmm, it's good, Ami. Thank you for this delicious breakfast. Don't worry, your salary is advanced for this month. I know your family's waiting for the money. Ani ng kanyang employer. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you very much. Masaya ang sagot ni Ami. Pagkaalis naman ng mga amo niya at nahatid na mga bata sa school, ay kaagad na tumawag sa pamilya niya sa Pilipinas si Ami. Hello, mahal. Kumusta ka na dyan? Bungad ni Ami. Oh, mahal. Buti tumawag ka na. Dalawang linggo ka din dyan ngayon ha. At ngayon ka lang napatawag, mahal. Mahal, pasensya ka na. Naging busy lang. At tinignan ko pa kasi yung ugali ng amo ko. At mabait sila, alam mo ba? Advance ko makukuha yung sahod ko ngayon. Kaya makakapagpadala na ako kaagad. Unahin mong bayaran yung utang nating 10,000 dyan, ha? Masayang sabi ni Ami. Aba, talaga mahal? Mabuti naman kung ganon. Mabait ang amo mo sa'yo. Hindi katulad ng mga nababalitaan namin na brutal na amo. Naku, hindi. Mabait sila. May alaga din akong dalawang batang lalaki at tagaluto rin ako. Ah, ganun ba mahal? Oh, etong mga anak mo. Gusto ka daw nilang makausap. Kaagad namang ibinigay ni Arthur ang cellphone sa mga bata. Hello, mama. Kamusta ka na? Miss ka na agad namin dito. Sabit na sabi ng mga anak niya. Kayo rin anak, miss na miss ko na. Okay lang ako dito. Kumusta naman ang pag-aaral niyo? Mama, hindi kami na-absent sa school. Dahil sabi ni tatay, dapat di kami tamarin pumasok. Dahil kaya ka po nandyan para sa amin. Aba oo anak, para sa inyo. Kaya galingan niyo sa pag-aaral ha. Huwag kayong mag-alala. At magpapadala na ako ng pambili niyo ng sapatos. Pagpabili kayo sa tatay niyo, ah. Wow, talaga po, Nay. Salamat po. Masayang sabi ng mga bata. Tay, bili niyo daw kami ng bagong sapatos, sabi ni Nanay. Sabi pa ng mga ito. Hello, mahal. Huwag kang mag-alala. Bibilhan ko agad sila ng sapatos at babayaran din yung utang nating 10,000 dito. Oo, mahal. 20,000 naman ang maipapadala ko. Ang tira, pambili na lang muna ng pagkain at pambaon ng mga bata. Bawi na lang tayo sa susunod na sahod ko, ah. Ani Ami. Oo, mahal. Mag-iingat ka dyan. Kayo din dyan. Paano? Bababa ko na to at maglilinis pa ako, mahal eh. Sige, mahal. Kaagad namang naputulan ni Ina, kaya't nagsimula nang maglinis ng bahay si Ami. Dahil Sabado naman noon at kinabukasan ay off niya, ay nilinis na niya ang buong bahay ng kanyang amo bago dumating ang mga bata at amo niya sa gabi. Nag-isip na rin siya ng ulam na lulutuin niya at nag-adobo nga siya ng baboy. Pinalambutan niyang mabuti ito para marinamnam. We're home, Yaya! Saad ng mga bata. Oh, you two are here na. I cook adobo for you too. You can try. Yes, Yaya, we're very hungry. I have a lot of school works and assignments, Yaya. Sagot ng mga alaga niya. Okay, let's eat. Masayang sabi naman ni Ami. Oh, yummy. Yaya, this is the best. Reaksyon ng mga alaga niya. Oh, that's good. And it's called adobong baboy. Adobong baboy. Pagsusubok nilang magsalita ng Tagalog. Yes, adobo. After you eat, wash your hands and take a half bath before you go to bed. Paalala ni Ami. Yes, Yaya. Pagkatapos nga nilang kumain, ay kaagad na naglinis ang mga ito bago nang higa sa kama. Maya-maya lamang, ay dumating na ang kanyang mga amo. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Do you want to eat? I cook adobo. You can try. Oh, good. We are really hungry and really am dying to eat. Oh, you're good in cooking, Amy. And that's great. Sabi ng amo niya lalaki. Yes, honey. Amy is good in cooking. Your two sons are enjoying the dishes too. Saad naman ng amo niyang babae.
Oh, Emmy, here's your salary. And tomorrow is Sunday, so you can have a rest. Paalala pa ng amo niya. Thank you, ma'am, sir. Sagot ni Emmy. Pagkatapos naman kumain ng mga ito, ay agad na nag-sipit at nagpahinga na si Emmy sa kanyang kwarto. At bukas ay magpapadala na siya, kasama na rin na magagala muna siya sa pasyalan ng mga kapwa niyang Pilipino kasama ang kanyang kaibigan. Kinabukasan nga, ay maagang umalis ng bahay si Emmy upang kaagad na makapagpadala ng pera. Vicky, tara na at baka maabutan pa ako ng cut-off. Magpapadala ako sa Pilipinas. Yaya niya kay Emmy. Oo, ito na be, sagot nito. Habang papunta nga doon sa padalahan, ay may nakita siyang mga tindang sapatos na napakamura lamang. Kaya't kaagad na nagpadala at saka bumalik sa tindahan ng sapatos. How much is this? $2 only. You can buy 2 pairs for $3. Dagdag pa ng tindero. Okay, I will buy 2. Here. Kaagad na inabot ang buyer. Amin, ano yan? Ipapadala mo sa Pilipinas? Tanong. Oo, iipunin ko na lang muna. Sayang, mura lang. Sagot ni Amin. Sabagay nga. Hay, salamat. Nakapagpahinga din tayo. Sagot ni Vicky. Isang matandang madumi na American citizen naman ang naglalakad, ngunit walang paa na suot. Kaya naawa agad si Amin. Excuse me, sir. Here, you can have the shoes. Can you try to see if it fits you? Sa sinabing ito ni Amy, ay napangiti ang matanda. Really? Thank you, ma'am. Sagot nito. Habang dahan-dahang sinusukat ang sapatos. It fits. Thank you. Dagdag nito. Welcome, sir. By the way, I saw you on the street. Do you want to eat? I can buy you some food. No, thanks, ma'am. The shoes you gave me, it's already a blessing. Okay, sir. I'll go ahead. Paalam naman ni Amy. Nagala lang sila ni Vicky. At pagkahapon niya, ay kaagad na bumalik sa kanika nilang amo. Hindi alam ni Amy, ay sinundan siya ng matanda. Pagkarinig ng katok sa pinto, ay kaagad na binuksan ito ni Amy. You are Amy, right? The girl who gave me the shoes. Tanong ng matanda. Yes, sir. Why are you here? Tanong niya. I would like to extend my gratitude to you. You are a good Filipino. I will give you $500 so you don't need to work. You can go back to the Philippines and spend your money with your family. Saad ng matanda. Really, sir? Thank you very much. Sagot niya. Kaagad namang nag-usap ang matanda, pati na ang amo niya. At dahil doon, ay piniyagan niya siyang umuwi ng mga ito. We will miss you, Amy. You're a great person that we met. Thank you, ma'am and sir. And kid, be kind to your parents. Don't forget to be honest, ha? I will come home, so be good. Paalam naman ni Amy sa mga ito. Sinurpresa niya ang kanyang mag-aama. Biglaan siyang umuwi. Dala-dala ang $500 na ibinigay sa kanya ng matandang mayaman. Mahal? Mahal, andito na ako. Masaya ang bata niya. Mahal, ikaw na ba yan? Bakit napauwi ka? Nagtataka na tanong nito. May pera na tayo, napagpagawa ng bahay. At ang iba ay pampaaral ng mga bata. Mayroon kasi akong matandang tinulungan sa Amerika. Hindi ko alam na mayaman pala yun. Kaya binigyan ako ng $500, mahal. Talaga, mahal? Kita mo nga naman, oh. Sa mabuting loob mo, dinadala din tayo ng maayos na buhay. Thank you, Lord. Sambit ni Ari. Kaya nga, mahal, halos wala pa akong ilang buwan doon. Oo nga, mahal. Siguradong matutuwa ang mga bata mamaya pag uwi nila galing eskwelahan. Siya, tara munang mamili sa bayan ng pagkain para pag uwi nila ay may madat na silang masasarap na pagkain, mahal. Masayang yaya naman ni Amy. Bumili ng fried chicken, spaghetti, lumpia at cake. Sila Amy at Art. Surprise! Sigaw ni Amy.
Mama! Nakauwi ka na? Namiss ka po namin. Sa bayakap ng mga ito kay amin. Namiss ko rin kayo mga anak. Ayan, marami akong biniling pagkain para sa inyo. Tara, kumain na tayo. Marami kaming biniling pagkain para sa inyo. Mama, suot din po pala namin yung mga bagong sapatos namin. Masasayang sabi ng mga bata. Aba, o nga no, bagay na bagay sa inyo. O siya, tayo nang kumain. Bumili kami ng mga paborito ninyo. Salamat po, mama at tatay. Wika naman ng mga bata. Humitila mga mag-asawang Amy at Arthur sa mga bata, sa bayakap din sa mga itong.